Balita sa Lakad ng Panahon. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay July 18, 2023 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 3, yung low pressure area na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 810 kilometers east of northeastern Mindanao. Sa kasalukuyan, wala itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit yung trough or yung extension nito ngayong araw ay magdudulot ng mga kalat-kalat na pagulan dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. At ayon din sa ating latest analysis, itong LPA na ito ay may posibilidad na ma-develop at maging isang bagyo within 24 hours. At nakikita natin na posible itong kumilos pa northwestward at maaari itong lumapit dito sa area ng Northern Luzon sa mga susunod na araw. Ngunit meron pa rin pong posibilidad na magbago ang ating scenario dito sa LPA na ito. So continuous monitoring po tayo at patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA. At sa kasalukuyan, southwest monsoon o habagat pa rin ang umiiral dito sa bahagi or sa western section ng Luzon at Visayas, kung saan itong habagat ay magdudulot pa rin ng mga kalat-kalat na pagulan dito sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog pa rin ang mararanasan dito sa bahagi ng Zambales at Bataan, dulot yan ng habagat. At dito naman po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay meron pa rin tayong tsansa ng mga isolated na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na yan dito sa western section ng Luzon, dulot pa rin yan ng habagat at ng mga localized thunderstorm. So pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At kapag po tayo lalabas, huwag pa rin po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa mga biglaang pagulan. And also ang regional offices din natin ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pagulan na ito. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay maaaring maglaro mula 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, ngayong araw makakaranas din ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog ang bahagi ng Caraga at Davao Region, dulot yan ng trough ng low pressure area. Samantala, sa buong bahagi naman po ng Visayas maging sa nalalabing bahagi pa ng Mindanao, ay meron din tayong mga tsansa ng mga isolated ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Itong mga pagulan po nito ay posibleng panandalian lamang, ngunit during severe thunderstorms, posible pa rin po ito maging mga moderate to heavy ng mga pagulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 to 31 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, dulot ng habagat ay meron pa rin tayo nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin yan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maging sa bahagi din ng Zambales, Bataan, western coast ng Batangas, Occidental Mindoro, maging kasama na dyan ang Lubang Islands, maging sa bahagi din ng Palawan, kasama na dyan ang Kalamian, Cagayan Silio, Cuyo at Kalayaan Islands. Kung saan, hindi po muna natin ina-advise na pumalaot yung mga kababayan nating mangisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, dito sa bahagi ng Metro Manila, maging sa bahagi ng Baguio City at Legazpi City, in the next 3 days, bukas yan ng Miyerkules hanggang sa Biyernes, ay makaranas na po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ngunit meron pa rin tayong mga tsansa ng mga isolated ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na yan sa hapon at gabi, dulot ng habagat at ng mga localized thunderstorm. Samantala, sa bahagi naman ng Metro Cebu, bukas ng Miyerkules at sa Huwebes ay meron lamang tayong mga tsansa ng mga isolated ng mga pagulan. Ngunit pagdating ng Biyernes ay posible pong maging mataas na yung tsansa ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, dulot naman yan ng trough ng low pressure area na minomonitor po natin. Samantala, dito naman sa bahagi ng Metro Davao, bukas hanggang sa Thursday, magiging mataas pa rin yung tsansa ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. And by Friday naman,
ay meron pa rin tayong tsansa ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 33 degrees Celsius, sa Baguio ay 17 to 23, sa Legazpi ay 24 to 33 degrees Celsius, sa Metro Cebu ay 24 to 32, at sa Metro Davao naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:36 na umaga at lulubog mamayang 6:29 ng hapon. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay July 18, 2023 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 3, yung low pressure area na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 810 kilometers east of northeastern Mindanao. Sa kasalukuyan, wala itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit yung trough or yung extension nito ngayong araw ay magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. At ayon din sa ating latest analysis, itong LPA na ito ay may posibilidad na ma-develop at maging isang bagyo within 24 hours. At nakikita natin na posible itong kumilos pa-northwestward at maaari itong lumapit dito sa area ng Northern Luzon sa mga susunod na araw. Ngunit meron pa rin pong posibilidad na magbago ang ating scenario dito sa LPA na ito. So continuous monitoring po tayo at patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA. At sa kasalukuyan, southwest monsoon o habagat pa rin ang umiiral dito sa bahagi or sa western section ng Luzon at Visayas, kung saan itong habagat ay magdudulot pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog pa rin ang mararanasan dito sa bahagi ng Zambales at Bataan, dulot yan ng habagat. At dito naman po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay meron pa rin tayong tsansa ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na yan dito sa western section ng Luzon, dulot pa rin yan ng habagat at ng mga localized thunderstorm. So pag-ingat pa rin po sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At kapag po tayo lalabas, huwag pa rin po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa mga biglaang pag-ulan. And also ang regional offices din natin ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay maaaring maglaro mula 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, ngayong araw makakaranas din ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang bahagi ng Caraga at Davao Region, dulot yan ng trough ng low pressure area. Samantala, sa buong bahagi naman po ng Visayas maging sa nalalabing bahagi pa ng Mindanao, ay meron din tayong mga tsansa ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Itong mga pag-ulan po nito ay posibleng panandalian lamang, ngunit during severe thunderstorms, posible pa rin po itong maging mga moderate to heavy ng mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 to 31 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, dulot ng habagat ay meron pa rin tayo nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin niya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maging sa bahagi din ng Zambales, Bataan, western coast ng Batangas, Occidental Mindoro, maging kasama na dyan ang Lubang Islands, maging sa bahagi din ng Palawan, kasama na dyan ang Kalamian, Cagayan Silio, Cuyo at Kalayaan Islands. Kung saan, hindi po muna natin ina-advise na pumalaot yung mga kababayan nating mangisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat.
At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, dito sa bahagi ng Metro Manila, maging sa bahagi ng Baguio City at Legazpi City, in the next 3 days, bukas yan ng Miyerkules hanggang sa Biyernes, ay makakaranas na po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ngunit meron pa rin tayong mga tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na yan sa hapon at gabi, dulot ng habagat at ng mga localized thunderstorm. Samantala, sa bahagi naman ng Metro Cebu, bukas ng Miyerkules at sa Huwebes ay meron lamang tayong mga tsansa ng mga isolated ng mga pag-ulan. Ngunit pagdating ng Biyernes ay posible pong maging mataas na yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot naman yan ng trough ng low pressure area na minomonitor po natin. Samantala, dito naman sa bahagi ng Metro Davao, bukas hanggang sa Thursday, magiging mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. And by Friday naman, ay meron pa rin tayong tsansa ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio ay 17 to 23. Sa Legazpi ay 24 to 33 degrees Celsius. Sa Metro Cebu ay 24 to 32. At sa Metro Davao naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:36 na umaga at lulubog mamayang 6:29 ng hapon. Thank you for watching my latest video. Kita-kits!